Hi everyone, sa mga kapwa ko collector, sa seller at sa mga buyer, welcome po sa ating channel. Ang share ko po sa inyo ngayong araw na to ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga collection na group set, no? Pagaya po na ito, no? Para ma-share ko po sa inyo. Ito, unahin na natin itong 1975 group set po siya. Ito po ay 1975. Inisyo siya ng taong 1975. So, ito po siya. Napakaganda niya, no? I'm sure nakita niyo na to, no? Ito yung mga, isa sa mga proof set na pinakamura, no? Opo, makikita niyo, no? Yan, silver yung 50 piso at 25 piso. Ito yung kanyang likuran. Yan, makikita niyo, no? 25 piso at saka 50 piso. So, mababasa nyo, 1975 yan, group set. So, ito namang ipapakita ko sa inyong bago ay 1976 siya. Kailangan natin ingatan para hindi masira yung mga papel. Importante na, ano, no? Importante na kompleto to, no? May kasama siyang ganitong box, outer box na tinatawag. Ayan. Importante siya, importante talaga yan. Kailangan kompleto. Ang isang set na nito na 1975, ito lang nasa sa market ngayon, mabibili mo lang ang mga 6,500, depende sa ganda ng box, kung kompleto yung kanyang COA, yung mga papel. Pinakamura na nito, swerte mo mga minsan 5,500, opo. So ito naman, 1976. So, same pa rin. Kailangan kompleto siya ng papel. Ito na. 1976. So, ayan. Proof set siya. Ayan yung mga papel niya. Ayan. Then, maganda box na ito, no? Ayan, malinis pa, malinis. Ingatan. So, ano bang taon to? 1976 nga to. 1976. Tandaan lang natin, dumidikit na kasi siya sa katagalan, baka masira. Pakita ko muna sa inyo yung harap. Ayan ang 1976, no? Nakikita nyo, napakaganda niya magmula sa isang sentimo. Ayan, 5 sentimo, gis, 25 piso, tama ba? 25 ba yun? O, tama, piso. Mang piso, 25 piso at 50 piso. Opo, no, tama po narinig nyo, no? 25 piso at 50 piso. Ito naman ang kanyang likuran. Yan, kita mo nyo yung 5 piso, no? 1976. Ibang iba siya sa ordinary na nasa market ng araw, o I mean nasa sirkulasyon. Ibang iba yung mint niya, hindi ganyan kapuntag. Kaya magtataka kayo, oh, mayroon din ako niya, madami ko niyan. Kumbaga, kumbaga sa hindi nakakaalam na mga mint, kumbaga sa naiprint, no, oh, mas mura sa murang papel, oh. So ito yung 25, ito yung 1975 at ito naman yung 1976. So, magkaiba, no? Pero yung 5 piso niya hindi pa rin nagbabago. Ang nagbago lang dyan, 1975, I mean yung 25 piso at 50 piso, no? Yun lang pinagkaiba. Solid na silver yan. Solid na silver yung 50 piso. Pag sinabing solid, sterling silver yan. Talagang makakalagay dito, 40 millimeter yan, oo, ang kanyang size. 99% silver. So, itatabi ko lang muna at mga masira. Pinagkakaingatan natin yan. Yung mga proof set natin at hindi pwedeng magkulang kahit isang papel kasi masasayang siya. So, ito naman yung 1976. Ito, sa market to, itong 1976 na to,
mas mahal siya ng konti sa 1975. Opo, tama po ang narinig nyo, mas mahal siya, no? Ito ang kanyang box, parehas lang sila, you know, Bank of the Republic of the Philippines. Napaka-importante niya, ang buo pa rin ang detalye, details, kasama yan si kinecheck pagbibili ka ng mga gilid, pagbukas, yan, importante. Sa market, nagkakalaga ito ng, hindi ako nagkakamali, mga 7.5, ganyan na yung halaga niyan. So, ito ngayon, yung 75, yung 1976 at 1975 na proof set. Meron pa tayong iba, pero yan lang muna ang i-share natin, 1975 at saka 1976. Sa susunod na video naman natin, i-share ko sa inyo yung 1978 at 1979. Opo, tama po kayo, kasi yan ay madami yan. Oo, so madami yan. So, ito alos 75, 76, 77, 78. Ayan, 79, 80, 81, 82. Hanggang 82 po yan, hanggang 82. Yung 8 na ganito, no? Na ganitong design. Yung 83, medyo iba na yun, ibang level na yun. So, hanggang dito po muna muli. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat dyan. So, thank you everyone and God bless.